Hey guys, welcome to Tamil Mrs. Dai. Today we're gonna make vegetable okay. So my mom will tell you the ingredients that we need to use. Hello, good afternoon po ah. Ito po, meron po tayong kalabasa. So, ayan po siya. Lalagay po natin dito. But make it sure na your gloves are clean. Yan. Then, nakapag-ugas po talaga tayo ng kamay. Siyempre, bago po natin ito, inugasan po muna natin yung kalabasa. So, now, it's time to put the cabbage. Repolyo po. The cabbage is ready. I think later na lang, baby. Later. Black pepper, turmeric powder, garlic powder, may salt din po siya. Yan. Now it's time to put all the ingredients inside. After that, mix lang po natin siya. Then lalagyan din po natin siya ng corn flour. Yun, corn flour po. So, meron po siyang corn flour. Later. You need to get water, Miss Ega. Okay. Water and egg. One so, egg. Yan. So, maganda po yun na, ano siya. No, make it three. Nakalimutan ko po, yun po palang minix ko po kanina, meron po siyang black pepper, turmeric powder, garlic powder. Medyo nahilig po tayo sa turmeric kasi alam niyo po ba yung mula po nung nagkaroon po tayo ng mga kung ano nung nararamdaman. So, sabi nga po nila, kahit naman po sa atin sa Pilipinas, maganda po yung later. Maganda po yung turmeric. So, iniinom po talaga yan. Ginagawa po natin tea. So, ngayon po, minix ko po siya dito. And then, yan po, mix po natin. Tapos, syempre, lalagyan din po natin siya ng flour. Water. Later, the water. Nasa sa inyo na din po yun. Kung gusto nyo po nalagyan ng ground beef, o kaya po, pwede nyo din po siyang lagyan ng shrimp. Pwede rin po. So, ito po, pwede din po lagyan ng malunggay. Nasa sa inyo na po yun. So, ito lang po yung available namin na vegetable. So, dapat po talaga to may carrots pa. So, talagang naglalagay po talaga kami ng carrots. Kaya lang wala po kaming carrots ngayon. So, kung ano lang po yun dahil ano po tayo, nasa lockdown po tayo ngayon, pandemic yan. So, siguro po, medyo magtitipid po tayo sa mga ingredients. Pero kung talagang pang masarapan po, pwede po natin siyang lagyan ng ground beef. Pero para po talagang gusto po natin na medyo tipid po talaga. So, pwede po nating repolyo. So, yan. Medyo talagang nagkulay na po gawa ko ng turmeric powder niya. Ilagyan ko po siya ng chili powder. Black pepper. So, yun. May nakalimutan pa nga po pala. Pwede nyo din pong lagyan ng onion. Nasa inyo po kung ano po yung gusto nyo ilagay. Pero talagang, pag po talaga para sa mga bata, mas maganda po talaga, lalo yung hindi po kumakain ng, hindi naman po lahat ng bata kumakain ng gulay. So, pwede nyo po siyang lagyan ng carrots. Pwede nyo din po siyang lagyan ng malunggay. So, yun nga po yung mga anak ko po, nag-try po sila, nagluto ng ganito. Actually, today po, nagluto din sila. So, ito po yung ulam nila. Pero, syempre, medyo nilagyan nga daw po nila ng meat. So, tayo po, wala naman pong meat. Hindi na po tayo naglagay. Kasi bawal din po sa akin yung meat. Actually, ang beef po, hindi po talaga po pwede. Iwas po tayo. So, sanay po talaga kami na hindi po talaga kami naglalagay ng ano. Minsan, nilalagyan siya namin ng shrimp. Pero ngayon po, pwede pong wala. So, ito po yung siyapin nyo.
Doon po sa, talagang ano po to ah, ang nagturo po nito sa akin, kaibigan ko, pero ito daw po. Buksan mo siya. Ang nagturo daw po sa kanya nito, yung kaibigan ni Indonesia, so nakailang saling na po to. So, kanya-kanya na po talagang version ng recipe. So, may noodles po talaga siya. Lalagay niyo po siya. Yan. Hindi naman po talaga yung sobrang parang binasag nyo lang. Yun lang po. Paalala ko po sa inyo kung talagang medyo nahihilig po yung mga anak nyo na kumain ng mga instant noodles. Kasi kami po talaga, dali po kami sa iyo. Kahit po kami, pag nagluluto po kami yan, hindi ko po talaga nila lahat yung sinasama yung lahat yung seasoning. Usually, asin lang po yung, kung maglagay man po ako, gamitin ko po yung seasoning niya. Usually po kalahati lang. Hindi ko po talaga siya isinasama lahat kasi alam niyo naman po ano tayo, kailangan maging ano po tayo dun sa mga ipapakain natin sa mga anak natin. So, sinasaya po talaga, madali po siyang tamaan ng infection sa ihi. Pagka po sobra yung napapalimit na po yung kain niya ng mga instant noodles. So, kahit po ako ganun din. So, kaya iwas po tayo. Hindi po talaga siya isinasama lahat yung ano, seasoning niya. Talagang ano po yun, shoot po yun sa basurahan. So, yun po. Kahit po yung seasoning dito, hindi po siya, siguro yung ano lang po, makukunin ko lang po dito yung spicy niya. Kasi, although nalagyan ko naman ako ito kanina ng ano yun. So, yan. Okay. Huwag mag-ibog masyado. Yan. Para po medyo crunchy pag ano po natin. Crunch. Pag ginito po natin siya. Actually, si Misaya po, marami na po siyang alam na cooking. Gawaing bahay. Marami na po siyang magsain. So, rice cooker nga lang po. Pero at least po, alam na po niya kung paano maghugas ng ligas. Kung ano yung dapat gawin. Kailangan yung isang kamay mo nakasahod para hindi. Po, para hindi po matapon yung ligas. Ayan. And make sure your hands are clean before you touch the rice. Dahil kwentong nanay po tayo at kwentong anak, si Misaya po, dahil ano po, ang nag-start na rin po sila ng online study. So, si Misaya po talaga ngayon, dahil ano po tayo, lockdown. So, binigyan po talaga siya ng anak ko na, ni Ate Rachel, na 2 hours po muna siyang mag-study, reading, ayan, kailangan po balikan niya na po ulit yung multiplication, kailangan ma-memorize po niya lahat yun. Because when I'm back to Philippines, it's time to go back to school. Tsaka po yung kanyang reading sa English and Filipino, Tagalog po, ayan. So, kailangan po talaga dahil medyo napipilipit po yung dila niya. So, ayan po, mix na po natin yung repolyo. Lalagyan po natin siya ng sandali, konti-konti lang. Lalagyan po natin siya ng water. Oo, yan. Lagyan pa natin ng water. Lagyan din po natin siya ng anong tawag po dito. And guys, when you're gonna put cabbage, very first you have to put little by little. Kasi malaki lang po yung ano eh. Maliit lang po yung pinag-mixa natin. So, sanay po kasi ako nang sa bahay talagang malaki po at marami. Kasi talaga pag nagluluto po tayo nito, parang buong barangay po. Kasi dinadala ko pa po sa school, dun sa mga katrabaho natin. So, yan. Kaya, at saka po, pag maglalagay, sabi nga po nila, bakit daw po masarap. Siyempre, ano po, nagdadala din po dito yung sauce niya. Yan. Sabi ko nga po, parang mas maganda yata yung pag-mix ko ngayon kasi nakaharap tayo sa pang YouTube po. Kasi maraming mas makakapanood. Sanay po ako na parang, uy, pagsama-samahin mo na lang and then lagyan mo ng water, yun, dire-diretso na. So, kailangan po ngayon, syempre, para po maibahagi natin sa inyo yung proper way. Kailangan po talaga lahat po ng, ito po yung cabbage natin, hugasan natin. Syempre, bago po natin inam yung kalabasa, hugas na din po yun. So, yun po. Sarap-sarap po. Kasi yan, dahil mas masarap po dahil wala pa kaming lunch. Anong oras na? Alas po 4:30 na po. Sanay na po tayo ng ganito yung kain natin na parang inuunin lang ng tubig.
talaga, ano po talaga ngayon, kailangan po talaga yung mga anak-anak po natin na matuto po sila sa mga trabahong bahay. So, in case po na doon sa mga may kakayahan na may sariling yaya, o doon sa umalis man yung yaya natin at bigla ang magbakasyon o anuman, marunong po yung mga anak natin. At the same time, dumating man yung time na magkapamilya sila, meron po silang alam na gagawin. So, yan. Marami pong klase ng okoy. Meron din po na ano, meron din po siya na puso ng saging. Yan. Pero ito po talaga, ano po to? Sabi nga po, Dora. Dora's Okoy. Kung may Dora Mall, may Dora's Okoy. May Dora's Shop. Ang okoy ni Dora. Ayan. At dahil po si Dora ay nakarating na ng Saudi, nawala na po yung wine niya. Ayan, naging Dora na lang po. Dora the Explorer. Water please. Lahat po. So, pwede nyo din naman pong hindi lagyan ng tawag dito. Kung ayaw nyo pong lagyan ng itlog at nagtitipid po, pwede din po. Pwede din pong harina lang. Naalala ko nga po yung ano, speaking of harina, yung flour. Alam nyo po ba noon na ngayon po na nandito po kami, si Misaya po kumakain po yan ng pancake na parang yung pinaka maano ng pancake, bibili ka na. Bibili ka na lang ng ready to mix na lang. Ready to cook. Yung mga nakabox. So, umabot din po si Misaya na hindi na po yung nakabox yung ready to cook na ang ginagawa namin. Umabot din po sa punto na flour, and then lagay po namin ng milk, and then sugar. So, ngayon po, dahil kailangan natin magtipid, so, umabot din po si Misaya na flour na lang. Kung walang milk, flour lang po, water, and konting sugar. Diba, Misaya? Naalala ko po pag ganun po yung luto ng nanay ko, maliliit pa kami. So, talagang kailangan po mga bata ngayon, hindi po lahat ng ginhawa yung matitikman nila. Kailangan alam din po nila kung paano kumain ng, alam niyo po ba, yung simpleng ano lang. Para dumating man na sa punto na parang, ayan, may mga ganito pong pagkakataon na hindi naasahan. So, kaya po ng bata. Nakatuwa nga po kahit po sila Senator Manny Pacquiao, tinuturoan po nila mga anak nila na maglaba, ma-experience man lang, at malaman nila kung gano'ng hirap, ang hirap maglaba. Kumain ng, alam mo po ba yung nilagang saging, kaya nakakatuwa po. Kaya yan, si Misaya po talaga, at si Misaya po lagi po sa sinasabihan na pag kumain po siya, talagang kailangan po, yung pinagkainan niya, hugasan na niya, huwag na niya antayin si mama o si ate. Kasi talaga ang hate na hate po talaga yung marami pong hugasin sa kusina. Ay, kung ayaw niyo po, kung ayaw niyo po talaga na, alam niyo na po, ayan. Talagang ayoko po talaga nung may kalat sa kusina. Ayan, ano na po tayo. Siguro, tingnan natin kung medyo parang, ilagay pa nga ng konti flour. Kasi parang hindi pa po siya didikit kasi masyadong marami yung gulay natin. Sige mo. Ayan. Ayan. Ready na po itong i-fry. So, yan. What? Ano pa ba, baby, ang alam mo nung gawin? Yun. Sobra nga po pala ako. Siyempre, ngayon pa lang. Actually, hindi ko pa po napasalamatan si Misaya ng personal. Siyempre, nagpapasalamat po ako una sa Diyos na binigyan niya po kami ng anak na masipag at matalino. At matalento. Ayun, sabi nga po ng papa niya, maganda. At talagang sobra din po akong salamat sa pamilya ko, sa mga kuya niya, sa lahat ng mga kuya at ate niya na talagang sumusuporta sa kanya. Lalo po kay Ate Charisse at kay Ate Rachel na siyang nandito. Siyempre yung mga ate at kuya niya sa Pinas na talagang andun po yung... At yung mga ate po namin na dito, na mga ninang, lahat po ni ninang niya, lahat minami niya. Yan, sila po yung mga naging inspiration ko ni Misaya. Wala na po tita! Yay! Talagang ano po, siya po yung, sila tayo po, tayo pong lahat ang naging inspirasyon ni Misaya na kung bakit po siya naka, at kay ma'am, siyempre sa teacher po niya. Talagang, thank you po, teacher Lawani. Nakakatuwa lang po na habang may nagagawa po tayo, may nagagawa din po tayong kwento. Kwento po ng mga buhay. Kwentong buhay na ma-inspire po kayo na hindi lang po, ay na, basically, ready. Lahat na.
na hindi lang po kwentong kusina, syempre kwentong nanay, kwentong anak, na talagang sobrang thank you po kay Misaya kasi talagang in spite of everything, di ba Misay? Talagang ginawa po talaga niya yung best niya. Ayaw po niya talagang mag-a-absent. Kahit na po masama na yung pakiramdam niyan, gusto ko pa rin kung niya papasok siya. Talagang lagi po niya sinasabi, ma, may quiz kami, ma, may ganito kami. Ayaw po niya talaga. Sana po hanggang sa mag-high school siya, mag-kuleyo, ganun pa rin siya kasi pag mag-aaral. Lagi ko nga po sinasabi sa kanya na lalo po ngayon, ang mga bata po natin ay walang ibang pinagkakaabalahan o pinagkakalibangan kung hindi minsan mag... Ayan, kaya main time po na talagang heart-to-heart talk po, eye-to-eye. Ang pag-uusap po namin ni Misaya. Ayoko po makikipag-uusap sa kanya na hindi po siya sa akin nakatingin. Kasi para po mas ramdam po niya na hindi po ako nagagalit o nagsisermon lang o pinagsasabihan siya na dahil galit o ano. Kung hindi para po maunawaan niya na yun po ay pagmamahal, pagmamalasakit sa kanya na hindi po maganda yung talagang lagi ka lang nakatutok sa games. Ayan. Kailangan po may ibang pagtutuunan, may ibang bagay na pagtutuunan. So, ayan po. Maya-maya lang po, lulutuin na po natin. So, ayan. So, next time, pwede ka nang pag sinabi ni Mama sa'yo, Misaya, malay mo, magtayo tayo ng restaurant sa Pilipinas. Diba? Ayan, ang masasabi. Hindi pa na lang pagkain. Ayan, maglilibre daw po siya. So, ayan po. So, antayin na po natin yan, maya-maya. Magluluto po tayo. So, ayan po, guys. Ito po, para po mas masarap. So, meron po tayo cucumber. Tapos, ito po siya, vinegar, na meron na po siyang sili. And then, meron na po siyang onion and then garlic. So, sinisaya na lang po yung mag-mix niya. Lalagyan po niya ng sugar. So, siya po yung bahala mag-mix. So, lagyan po muna natin ng at least 2 teaspoon of sugar. So, yan, isaya. So, habang tinitingnan po natin, ganyan mo lang siya. Nature. Sway-sway, isaya ha. Sa Arabic, sway-sway. Arabic po, sway-sway. Parang dahan-dahan. So, yan. Pagkatapos po niyan, mix po natin siya dito. Sabi nga po, ang pagtitimpla daw po ng sauce na may tamis, kailangan nalagyan nyo din po ng konting-konti lang po na asin para po kahit po sa ginataan, tip ko po yung sa inyo. Pag magluluto po tayo ng ginataan na bilo-bilo, yun po yung palairos kung tawagin sa amin sa Batangas, ilalagyan po ng konting asin lang, konting-konti lang po. Iba po talaga yung lasa pag yung tamis niya, pinatakan mo siya ng konting asin. Parang hindi po nakakauman, so yun, napakunan natin ng isang kutsara. So, tapos lagyan po natin siya ang mga dalawa, isang kalahati po, isang kalahati po. So, yan. Ano po. Tapos mix po natin siya dito. Yan, mix all of it. So, mukhang mapapalaban po tayong kain, pero at least wala pa din pong rice. So, si Misaya po talaga kumakain yan, pero hindi po ganun kaan. So, ito po yung itsura niya. Ano po siya. Kung gusto nyo din po, lagyan po nyo ng red bell pepper or green, yeah, baby. Green bell pepper. Parang kumain lang po kayo ng fresh na gulay. Gulay? Parang may nagawa na po kayo ng vegetable salad na may sauce na po. Ang yun. O kasi kalimitan ko talaga pag gumagawa po kami ng salad. Kung wala pong lemon, so, konting-konti lang po talaga ng suka. So, yun. Pero may cucumber po yun, may lettuce. Kasi hindi po talaga tayo masyado dun sa mga, yung mga sauce po na may mga mayonnaise yun. Hindi po tayo pwede dun. So, guys, nilagyan na po natin ng oil, yung cooking pan natin. So, yan. Nalagyan po natin siya nito. So, kailangan po mahina lang yung apoy niya. So, para po hindi siya
Ayan, ingat po talaga kayo, ingat po, ingat. Ingat po. Ah, ito po talaga, ang gagawa po talaga nito, mga mami, yan, syempre, hindi po pwede na ang mga anak natin. So, pwede man po nilang gawin, pero naka, ano po talaga tayo, manood lang sila. Pwede naman po kayong umamit ng ano, ng kutsara, ng spoon, kahit dalawang spoon po, pero so, mas madali po na. So, yan guys, antayin lang po natin siya na maging golden brown, so bago po natin siya isensar. A few inches later. Okay guys, so ready na po ang niluto ko. So, golden brown na po siya, i-flip na po natin siya. That means ready na po siya kainin. So, ito na po.